Oh, magandang umaga, mga kaguro. Kumusta ang ating trabaho bilang isang guro? So, isa sa mga binibigyang diin natin ay makilala o alam natin kung ano yung mga karapatan natin bilang isang guro. Karamihan sa pumapasok bilang isang guro ay nagdadalawang isip kung ano ba yung mga karapatan nila, dahil minsan nakapokus na lang tayo sa trabaho para magkaroon tayo ng source of income para sa pamilya natin. So, ito kaguro ang Magna Carta for Public School Teachers. Ito yung isa sa mga dapat alam natin. Kumbaga, ito yung Biblia natin. Kung ang Biblia ng mga attorney ay yung mga batas, no? Na alam nila. So, ang Biblia din natin bilang guro ay ang Magna Carta for Public School Teachers, dahil dito nakapaloob yung mga batas na para sa atin bilang mga public school teachers. So, this is RE 4670, also known as the Magna Carta for Public School Teachers. Is a Philippine law that was enacted on June 18, 1966. It was authored and sponsored by Senator Jubito Salonga. The law's primary purpose is to promote and improve the social and economic status of public school teachers in the Philippines. So, maliwanag dito na sinasabi, mga kaguro, na ang nag-author nito o gumawa ng isa sa mga batas o this is Philippine law, no, Magna Carta for Public School Teachers, at nag-sponsor ay walang iba kundi si Senator Jubito Salonga. Sa pagkakaalam ko nito o kung sino to si Senator Jubito Salonga, ito ay lolo ni Miss Saigon. Si Miss Saigon ay si Lia Salonga, no? Kapag nalala ko pa yan, yan yung isa sa mga title na nakuha ni Miss Lia Salonga, ang pagiging Miss Saigon. Siya ay apo ni Senator Jubito Salonga. So, this law, the law's primary purpose is to promote and improve the social and economic status of public school teachers in the Philippines. So, here are some of the key provision of RE 4670. Teachers' right and benefits. Security of tenure. Teachers enjoy protection from arbitrary dismissal and have the right to appeal disciplinary action. So, ito yung isa sa benefits na nakukuha natin o para sa atin bilang mga guro, no? Teachers enjoy protection from arbitrary dismissal and have the right to appeal disciplinary action. So, kailangan pag nagkaroon tayo ng mga problema, so example na dyan yung arbitrary dismissal na yan, so mayroon tayong karapatan na mag-appeal para magkaroon ng disciplinary action. So, pwede tayong kumonsulta dyan sa mga public attorney's office o kaya kumuha ng sariling abogado, private attorney, kung sakaling mayroon tayong mga problema, no? Hindi ka basta-basta tatanggalin bilang guro. Dadaan siyempre yan sa mga tinatawag nating process. Mayroong mga proseso dyan. So, code of professional conduct. The law mandates a code of ethics for teachers promoting professionalism and ethical conduct. So, kailangan
ipakita natin na tayo ay bilang mga guro. So nagtataglay tayo ng mga ethical code of conduct. Ethical conduct. May mga code yan na nagpapatunay na ikaw ay isang teacher. So isa na dyan yung pagiging professionalism mo, no? Yung pagsuot siyempre ng uniform eh, kasi hindi ka makilala na ikaw ay guro kung ang suot mo naman ay hindi uniform ng isang guro, no? Ganon din yan sa mga other profession na kagaya ng police o kung ano pa dyan, na kailangan isuot mo yung uniform na karapat dapat para sa iyo. Kung bumbero ka ba, so yan, may mga professional code yan sila. Ang iba niyang tinatawag na code of conduct. So that is code of professional conduct. Doon mo ma-identify ang isang tao kung anong uri ng trabaho o kaya anong empleyado siya o anong trabaho o profession o career na mayroon siya ngayon. So next is academic freedom. Teachers have the right to academic freedom in the teaching methods and classroom practice. So mayroon tayong academic freedom, no? Tayo mga kaguro, teachers have the right to academic freedom in teaching methods and classroom practice. So kumbaga ikaw yung hari dyan sa classroom. Ikaw yung may karapatan o kaya may kalayaan kung ano yung mga technique mo. What kind of approach do you have, no? Kasi iba-iba yung approach na ginagawa ng mga teacher. Ayon din yan sa mga seminars naming nag-attend kami. So posibleng ang technique natin dyan ay magtatanong muna to evaluate the advance or the prior knowledge of the students. Kailangan magtanong-tanong muna tayo bago natin ipakita yung pinaka-method o kaya yung pinaka-buod, the main, kung ano yung main purpose ng iyong pagtuturo, no? Kailangan magtanong-tanong muna tayo, parang nagpapahula muna tayo dyan. So mayroon namang iba na mga parang sinusubo kaagad yung mga anong dapat gawin. So sa akin ang tekniko ay nagtatanong-tanong muna ako. Tinatanong ko kung ano yung about sa subject, kung ano yung subject namin, ano yung topic namin. So tinatanong ko sa kanila kung mayroon ba silang knowledge o wala. So nagbibigay ko ng mga ideas para sa kanila. So after that, so yun ang sinasabi na you do, I do, and we do. Ganyan yung mga style ko dyan sa pagtuturo. Teaching hours. The law limits the number of teaching hours per day, ensuring teachers have time for preparation and other duties. So ito yung isa din sa mga nareklamo ko, na parang umaayaw din ako kasi nagkaroon ako ng 7 subjects, no? Kasi bago pa nga lang ako, sabi, tanggapin mo lang muna 7 na subject na tinuturo sa isang araw. Kaya ang nangyari tuloy doon pagka hapon, para na akong luko-luko na ano, hindi ko na stress na stress ako. So dapat kasi kayo mga head teachers dyan, kayo mga school heads dyan, principal, huwag nyong i-overload yung teacher, no? So grabe yung nangyari, one year na nangyari, hindi nga makatasagot-sagot sa akin yung school heads ko. Tinanong ko kung ano ba yung basihan ng pagiging overload. So ano ba yung overload? Ilang oras ba dapat magturo sa isang araw, sa isang linggo? Ano ba yung overload? Hindi masagot sa akin ng ano ko school heads, dahil na medyo na ano na ako. Kasi pag absent ka naman, so absent ka naman, hindi ka man lang inanuhan ng service credit, no? Dapat may overload pay, ano ba yung tawag doon? Basta pag overload ka, dapat may additional compensation ka. So that time nangyari sa akin, 1 year, no? Overload. Kaya siguro ko, sige na lang, tanggapin na lang natin dahil teacher daw tayo. Ano yung gagawin natin? Ano yung mga ibibigay sa atin na mga trabaho? Trabahoy natin dahil teacher tayo. So ngayon ko lang nalaman na there is a teaching hours, no? The law limits the number of teaching hours per day, ensuring teachers have time for preparation and other duties. No, ang nangyari dyan mga kaguro,
last ngayon lang, last ngayong year na to. So ngayon ko lang nalaman na dapat yung 45 minutes na yon, 45 minutes per subject na pagtuturo, na dapat daw tayong guro ay magtuturo tayo ng 225 minutes or not less than 200 minutes per day. Ayun, parang ganun yon ang naano ko ngayon sa nabasa ko. So dapat 6 subject, no? So parang 6 hours lang yata yon, plus 6 hours kasama na yung advisory. So dati 7 hours yung pagtuturo ko plus advisory ko pa, basta magang-maga yung liig ko sa ano. Pero anyway, that's a challenge lang yon para sa ating mga new na mga teachers, sa akin bilang isang new teachers. So kailangan pag-aralan talaga natin yung Magna Carta for Teachers na to. Isa to sa mga dapat pag-aralan natin para alam natin kung ano yung mga karapatan natin bilang guro. So next is additional compensation. Ito dapat yung ginawa sa akin. Dapat nagkaroon ako ng additional compensation dahil tinanggap ko yung dalawang subject yata yun na binigay sa akin, na overload ako kasi nga yung isa naming teacher ay nailipat na sa kabilang dako ng daigdig, no? So teachers are entitled to additional compensation. So dapat yan nun, no? May additional compensation. Once na overload ka, alam din naman ng ano yan, school head, so principal, na loaded ka. So kailangan bigyan ka ng additional compensation. Kumbaga, may nakasiparate pa na compensation, kumbaga additional income mo, parang ganun yun, that is additional compensation para sa mga nag-o-overload. Compensation work beyond their regular teaching hours, no? Kung nagbiyan ka na, kumbaga sobra na yung hours na sa'yo, no? 7 hours ka nagtuturo, no? So ano na, hindi na dapat yun. So such as curricular activities and out of school programs. Oo, totoo yan. Mayroong ano, mayroong kagaya ng such as curricular activities, no? Nagbibigay ang teacher dyan ng credits, no? May credits, may arrangement yan na mayroon kang service credits, no? Pag out of school activities programs naman, pag magatin ka ng mga seminars, mayroon namang refund yung ano, yung pagpunta mo doon, basta ganyan yan, kinocompute na lang yan ng ano yan, yung naka-incharge dyan, yung ADAS yata yan o ano yan dyan, basta nasa office lang yan siya. Binibigyan tayo ng refund sa gastos natin. So alam nila yan kung papunta ka, halimbawa nag-seminar ka dito sa isang barangay, alam nila yan yung travel, ganun. So nakatanggap ako niyan at na-try ko na yan. So minsan nga, sana palaging out of school. Joke lang. So kailangan alam natin to, mga kaguro. So cost of living allowance, no? Teachers receive a cost of living allowance to help offset the rising cost of living, no? Dapat alam din natin kung magkano yung ano, yung budget natin sa isang linggo, no? Kagaya sa akin, mayroon akong budget na 150 per day dahil aabot po sa 45 to 1 hour yung travel ko papunta sa school na pinagtuturuan ko. So dapat mayroon kang cost of living allowance, no? So dapat nakasama yan sa budget mo bilang teacher. Next is the special hardship allowance. Teachers in areas with special hardships such as difficult commuting conditions or hazards receive additional allowances. So yan, nakatanggap ako niyan. 2 years na ako nakatanggap niyan. Ngayon, mag 3 years na ako nakatanggap niyan yung special hardship allowance. Naku, napakaganda nito, no? Napakaganda nito. Kaso nga lang, kung i-compute mo naman, katumbas lang din yan ng travel natin. Kasi nga, kagaya sa akin, malayo. So, magkano yung isang buwan ko sa travel, sa gastos ko? Sabihin na lang natin 20 days yung pagtuturo ko, no? Dahil ang teacher naman ay nagtuturo ng more or less 22 days, 23 days, 20 days, depende kung may mga seminars o kaya may mga school activities or mga holidays, no? So halimbawa, sabihin lang natin na 20 times 150, so magkano na yan? That is 3,000. So 3,000. So 3,000 times 10 months, so
30,000, no? 30,000, ganun lang din, halos almost 30,000 yung nakukuha namin sa special hardship allowance namin within within this quarter. Pero may second batch pa naman, so mga 40 to 50. Depende din yan sa pagiging teacher mo. Once you are teacher 1, teacher 2, teacher 3, depende po yan sa basic salary. So mayroon pong, baka sa susunod na mga discussion ay magkaroon tayo ng topic about sa special hardship allowance. So anyway, nasa ano na yan, binibigay naman ng ating ano yan, gobyerno para sa atin. So next is the medical examination and treatment. Teachers receive fee, medical examination and treatment. Ano, mayroon tayong annual medical examination na ano, hindi ko lang ano pa. Basta mayroon tayong ganito, medical examination and treatment, binibigay sa atin ang ating gobyerno. So nagagamit na yan pagpa-check up ng ngipin, kung ano dyan, no? Tinitingnan yung dugo natin, no? Baka addict tayo, kaya kinukunan tayo ng blood sample din, yung especially yung ngipin, to tinitest kung high blood ka ba, tapos may binibigay yan sila na treatment para maiwasan yung ano natin, kasi teachers are prone to stress, no? Nandyan talaga sa atin lahat. So salary deduction, the law restricts deduction from teacher's salary, ensuring they receive their full earnings, no? So the law restricted, no? Mayroon tayong binibigay talaga sa atin kung ano yung ano natin. Kumbaga, kung ngayon kasi ang teacher ngayon, teacher 1 ay 28,500, no? Next year is 30,000 na yung T1. So ganyan, binibigay full yan ng ating pamahalaan. So nasa sayo na yan kung may absence ka. So may mga absent ka dyan, so dinideduct din yan. Depende na yan sa principal, no? Kung deduct ka ba, kung mayroon ka namang mga service credit, so pwede yan doon itapal, no? So anti-discrimination. So the law prohibits discrimination against teachers based on their membership in organization, no? So yung na-discuss ko na yan doon sa nauna kong video na anti-discrimination. So wag nating i-judge yung isang teacher, no? Wag natin siyang sabihin na ganito, ganyan. So wag kang manira, kasi sabi nga ng teacher namin, na isa sa mga mentors ko, nagsabi na kung mag-correct ka ng isang tao, dapat 100% perfect ka. Dahil ganun yung sinabi niya, kung mag-correct ka, dapat 100% perfect ka. So no man's perfect, no? Lahat tayo ay may mga negative, may mga hindi maganda, gandang background, no? Yung isa kong ang teacher nagsabi na lahat daw ng tao ay may dumi. At totoo naman talaga, may dumi tayo, no? Dahil tayo ay marumi naman talaga. So wag nating silipin, no? Kung ano yung ginagawa ng teacher na kasama natin. So depende na lang kung mayroon siyang ginawa na tinatawag natin na administrative cases. Pero pag mga paninira lang na mga ano, so wag nating gawin yan. Respect. Don't discriminate your co-teacher, no? Hindi tayo mag-discriminate sa kanila. So this is the impact and legacy. RA 4670 has significantly impacted the lives of public school teachers in the Philippines, providing them with greater rights, benefits, and protection. It has played a crucial role in improving their social and economic status and has helped to attract and retain qualified individuals in the teaching profession. While the law has been amended several times over the years to address evolving needs and challenges, its core principles remain relevant and continue to shape the right and responsibilities of public school teachers in the Philippines. So the law has been a subject of ongoing debate and discussion, with some advocating for further improvements to ensure the teachers receive adequate compensation, benefits, and
working. So sana guys ay nakatulong, o sana mga kaguro ay nakatulong ito sa inyong, sa ating mga kaisipan, sa ating additional na knowledge, o nagkaroon tayo ng pag, malawak na pag-unawa sa RA 4670 na to. So maraming salamat pala sa ating author, sponsored by Senator Jovito Salonga. Yan po ang lolo ni Leia Salonga. So maraming salamat po, Senator. So God bless po and more power. Thank you.